ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Veronica, ang aga mo naman dito sa Barangay Hall. Huwag mong sabihin, dito na kayo natulog ni Kapitan. Ano? Hoy babae, ano akala mo sa akin? Malandi? Hindi oh. Oh, bakit ang aga-aga mo dito? Ano na naman ang ginagawa mo? Tumawag kasi sa akin si Kap kagabi. Pinapagawa na naman ako ng sulat para sa mga kagawad. Sulat? Para sa nalalapit na naman na session? Naku, aksaya ng oras yan eh. Meron namang group chat. Isang pindot mo lang, mababasa na nilang lahat ang mensahe. Eh, ayaw ni Kapitan ng ganun eh. Dapat daw ay may matatanggap silang sulat. Oh, sige. Gumawa ka na at ako'y maghahanda na rin ng mga kailangan. Malapit na naman ang audit ng COA. Ah, siya nga pala. Ano bang agenda na naman sa darating na session? Ayon kay Cap, tungkol daw sa 4K. 4K? Ano yun? Baka naman 4 piece. Hindi pining. 4K ang ibig sabihin, kabuhayan, kaalaman, kalusugan, kaayusan. Ah, oo. Naalala ko na. Na-discuss nila yan noong tayo nag-seminar. Oo, pining. Ang swerte nga ng mga tamad, ano? Dahil tinutulungan sila ng mga gobyerno, mas malangit pa nga yata ang tinatanggap nila kaysa sa atin eh. Oo, pero hayaan mo na lang yan. Huwag ka nang mainggit. Hindi ako naiinggit. Nagkukomentaryo lang ako, pining. Ah, sige, maganda siguro kung mag-apply ka na lang kontarista sa radyo. Ah, tapusin mo na yung trabaho mo at uumpisan ko na rin ang trabaho ko. Kasama na walang trabaho, pero nakakarao sila. Nakamagtataka kung saan kumukuha ng ikabubuhay nila. Siguro, may issue na naman ang mga maritis sa harap ng tindahan namin, no? Na mag-ano sa kanya. Sabagay, kung wala sila, hindi ako makakarinig ng bagong balita. Kahit hindi ako magbukas ng account ko sa social media, magiging updated ako sa mga isyo. Darwina! Paiiwan muna kita dito sa tindahan. Ikaw muna ang bahala dito dahil kasama pala kami sa session ngayon. Oy, sige tita. Umalis na kayo. Dito muna ako para mapakinggan ko ang pinag-uusapan ng mga maritis na yan. Eh, bakit? Ano bang pinag-uusapan nila? Ay, nako! Tungkol kay Tirao na asawa ni Purong. Nako, pinaghihinalaan nilang may ginagawang masama dahil matagal na siyang hindi nakakabalik sa abroad. Pero nakakabili pa rin sila ng pangangailangan nila sa araw-araw. Ay, nako, Darwina. Hayaan mo na lang ang mga yan. Eh, bakit nila kasi pinakikialaman ang buhay ng may buhay? Ay, naku, nakapagtataka rin naman, tita, no? Saan nga ba sila kumukuha? Nang ikinabubuhay nila? Eh, pareho naman sila, walang trabaho! Ay, naku, Darwina, alam ko ang sagot dyan. Ha? Pero, mamaya ko na lang sasabihin sa'yo pagdating ko. Sige, bye-bye na! Bye-bye! Naku, umalis na si tita. Mamaya lang daw niya sasagutin ang tanong ko. Ay, nako, saan nga ba talaga kumukuha ng pinamumuhay nila ang mag-asawa? Saan?
Pari Bunjing, mabuti na daanan kita rito. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Ano yung sasabihin mo sa akin, Pari Boy? Gusto ko sanang magkaroon ng trabaho eh. Para kaipon ako ng pera. Ay, gagamitin akong pangdik kay Nene. Oy, tamang-tama. Yan din ang problema ko eh. Kung gusto mong kuhan, magnakit tayo para kumita. Ha? May alam kang racket? Anong racket yan, pare? Ano? Ang mabuti pa, makinig ka at ipapaliwanag ko sa'yo kung ano yung racket na ito, ha? O, sige, sige. Sabihin mo sa akin kagad para magkapira naman tayo. Veronica, nandito na ba ang mga kagawad? Ah, opo, Kap. Tulad ng dati, yung dalawang kagawad ang wala. Sila kagawad Adong at kagawad Asyong. Ayan mo na ang mga yan. Talagang sinadya kong hindi na ipailam sa kanilang sesyon na ito eh. Para walang balakid sa mga pag-uusapan. Mabuti naman, Kap. Dahil alam kong maselan ang mga pag-uusapan ninyo ngayon. Ay, oo, Veronica. Ay sige, simulan na natin ang session. Mga kapwa kong opisyal ng barangay, kailangan simulan na natin ang session sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Kagawad Gusteng. At ang susunod, ang siyang pag-awit natin ng pambansang awit ng Pilipinas. At sa pamumuno naman yan ni Kagawad Panol. Sige. Tumayo tayong lahat, mga kapwa kong opisyal. At tayo'y madalangin na. Malas talaga, Paring Boy. Ang daming taong nakapaligid sa prospect nating sasakyan. Hindi natin tuloy madidiskartihan. Oo nga, pare. Ha? Mahirap yatang naisipan mong racket mo dyan. Delikado ata yan. Mag-isip na lang tayo ng iba. Bakit? May alam ka bang ibang diskarte, pare? Kung meron, di yun na lang yung gawin natin, ha? Sandali lang at nag-iisip ako. Sige. May isip ka ba? Tama. May naisip ako, Pari Bunjing. Ano yan, pare? Sige. Sabihin mo ko agad dahil tanghali na, hindi pa tayo nakakakain. Mamamatay na tayo sa gutom. Ganito na lang gawin natin. Di ba problema natin ang ulam? Oo. May alam ka bang pagkukuhanan ng ulam? Pare, Pari Bunjing, punta tayo doon sa karnihan. Ha? Ano naman ang gagawin natin doon? Magnanakaw tayo ng karne? Naku, baka ipauli tayo sa pulis. Makukulong tayo, pare. Ayoko. Hindi. Ha? Hindi tayo makukulong. Basta bilisan mo lang ang pagtakbo. Ano nga ang gagawin natin doon? Ganito, pare. Ganito yan. Pagdating natin sa loob, doon sa karnihan. Kunwari, bibili ka. At magkikipagtawaran ka. Tapos, darating ako. At hampasin kita ng dalawang bag. Tapos, magagalit ka kunwari sa akin. At dadampot ka ng pata at haabulin mo kunwari ako para gumante. Tapos lalayo tayo. Naintindihan mo? Sige. Parang alam ko yan. Sige, simulan na natin, pare, para makadiskarte na tayo ng kuulamin natin. Tayo na. Sabi ko sa'yo eh.
yan. Ang mga problema natin dito sa ating bayan, mga kapwa kong opisyal. Batas na ang nagbibigay ayuda sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Tama. Tama sinabi ni Kapitan mga kasama. Tulad ng AKAP. Oh, kaya yung tinatawag nating ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ganun yun. Tama. Eh, tayo. Hindi ba tayo kasali sa programa yan? Eh, kulang naman tayo sa kita. Kulang na honorarium natin. Nakakalungkot nga eh. Dahil wala namang binanggit na kasali tayo. Eh, ganun ba? Napagasuti naman ng mga walang trabaho dahil mahabagin sila o mababagahinan sila ng pera ng gobyerno. Grabe! Eh, Kwan! Nakao! Ang mabuti pa, alisin natin ang inggit sa mga makakatanggap. Gawin natin ang ating responsibilidad. Eh, Kwan, simulan na nating umikap. Eh, kasama ang mga BSW para hanapin ang mga tunay na karapat dapat na mabinipisyuhan ng AKAP. Kayo na ba tayo iikot, Kap? Ay, nakaw, bukas na lang. Matulog kayo ng maaga mamaya at maaga kayong pumunta dito sa barangay hall at sabay-sabay tayong mag-ikot. Kap, ano kaya kung kanya-kanya na lang ang mga kagawad ng iikot? Eh, kami nang bahala sa aming mga distritong nasasakubang. At nakaw, wag kagawad gusteng. Kailangan na sabay-sabay tayo para malalaman nating lahat ang sitwasyon ng isang distrito. Handa ka na ba sa plano natin? Oo, pati. Handa-handa na ako. Ha? O sige. Lumapi ka na sa tindahan ng karne. Bilisan mo, ha? Tapos, magtatanong ka kunwari, tapos babatukan kita. Tapos, gaganti ka kunwari, kunin mo ang buong pata at hahabulin mo ako, ha? Sige, sige. Tayo na, tayo na. Ha? Ari! Magkano ang isang kilo ng pata ninyo? Oh? Ay naku, 300 pesos lang, isang kilo. Ay, ito sa'yo! Ilang kilo ba? Sino babatok sa akin, ha? Papatayin kita! Ngahan mo din sa kita niyang para! Ako, sino kaya itong kumakatok? Istorbo. Sandali lang, nandiyan na! Ay, naimbag na malam, kagawa na siya! Ay, nakaw, ikaw pala, alingin siyang. Oops! Ay, huwag ka munang papasok. Marumi ang paa mo. Huwag! Aba, kagawa! Bakit ayaw mo akong papasokin, ha? Naniniwala ka ba sa chismes na hindi ako mapagkakatiwalaan? Na magnanakaw ako, ganun ba? Eh, nako, hindi yan alingin siya. Eh, mahirap na. Baka chismes na naman nilang may relasyon tayong dalawa. Ayoko pang kuhan. Ayoko pang hinla nila akong pumapatol sa pangit. Kagawa? Sobra ka namang manglait. Bakit? Ano bang akala mo sa sarili mo? Hindi ka ba pangit? Ay nako, mas pangit ka pa nga eh kaysa akin eh. Alingin siya. Eh, huwag na. Ayoko na magtagal ang usapan natin. Sabihin mo na kagad kung ano yung kailangan mo sa akin. Sige na. Eh, kasi kagawad. Nakinig ako sa session ng mga kasama mong opisyal sa barangay. Session? Ah. Nako, ang magawalang hiya.
nag-session na naman silang hindi man lang pinaalam sa amin. Ni paring ka daw. Teka, ano bang napag-usapan nila? Ha? Narinig mo bang lahat? Ay, oo, kagawad. Ako pa. Eh, nabidyuhan ko pa nga eh. Mula umpisa hanggang matapos. Ayos yan, nalingin siya. Sige, i-play mo at panunuurin namin ni paring Adong para makapaghanda kami kung paano namin sisirain ang plano nila. Wow! Ang bango ng niluluto mo, paring boy, ah. Magagaling ka pala magluto. Oo naman, pare. Ako ang tagaluto ng pulutan nila, itay ko. Kapag nangiinuman sila ng barkada niya, eh. Oh? Ah, kinatulungan na kita. Oh, na magluto para madali dahil gutom na ako. Oh, magdawad na pare, maupo ka lang dyan. Ako nang bahala dito dahil malapit nang maluto ito. Ayos ang diskarte natin pare ha. Ayan no, tiba-tiba tayo. Oh, may naimba na tayong pagkain natin sa loob ng tatlong araw. Oh, ay bilib din naman ako sa'yo. Mas mautak ka kinalola pilang ko alula isyang ko. Eh, salamat siya, papuri mo sa akin, pare Bonjing. Oh. Oh. Ayan, naluto na. Wow. Takitikman mo nga, pare. Oh. Sige. Tikman mo. Ito. Titikman ko, ah. Hmm. Wow! Eh. Ang sarap, pare. Nasaan ang tinga ko? Wala. Kumain na tayo. Nagugutom na ako, pare. Ang sarap talaga. Sige, halika na. Lantaka na natin itong niluto ko. Ay, ano ba yan? Tirahan nyo naman ako ng pagkain. Lola, nandito pala kayo. Bakit hindi namin kayo nakita kagad? Saan ba kayo nang galing, Lola? Ay, sa CR lang. Ay, nako, ang sarap ng ulam. Pare, sa CR pala nang galing si Lola Incha. Tapos, kinamay lang ang ulam. Ayoko nang kumain, pare, dito. Teka, saan ka kakain, pare? Sa restaurant na lang, sige. Pare boy, sandali lang. Kakaintay mo ako. Sasama na din ako sa'yo sa restaurant. Doon na tayo kakain. May bastos na pangit na matanda. Kagagaling na sa CR, kinamay ang ulam. Ay, Bonjay! Ang arte nyo! Ay, gutom na ako. Uubusin ko itong ulam na nandito. Bahala kayo sa buhay ninyo! Salamat sa inyo, Kapitan, dahil nakarating kayo dito sa amin. Matagal na namin, magtagal kami naghihirap, pero itibang lang kami na mula ng mahal na mahal kayo ni Kapitan, kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabahagian din kayo ng ayuda mula sa gobyerno. Ngayon ay kasali na kayo sa programang AKAP o yung tinatawag na ayuda para sa Kapos ang Kita program. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong maglalakap. Sa susunod na halalang pambarangay, ikaw pa rin ang kapitan na susuportahan namin. Oo, tama. Susuportahan ka namin. Ikaw pa rin. Kwan, maraming salamat naman kung ganun. Kaya lang, last term ko na eh. Kaya kung sino ang mapipili kong karapat dapat na papalit sa akin, ay siya ang suportahan niya. Walang problema ka. Oo, yun na lang. Hoy!
Itigil yan! Hindi pwede yan ginagawa ninyo yan! Kap, si Kagawad Asyong at Kagawad Adong, nandiyan na sila! Mga kasama, pigilan ninyo ako. Mapapatay ko ng dalawang yan. Mapapatay ko na sila! Ano na naman kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!